So hello guys, so for today's video I will discuss kung ano yung mga halaman na kailangan itanim sa urban farming, or kung ako yung mamimili ng itatanim ko, ano yung gagawin ko. So for today's video, it is all about urban farming. So kung ako yung mamimili ng dalawang halaman na itatanim ko, is ang kaunahan syempre talong. So aside ng masarap ito, masarap pwedeng iprito, pwedeng ilaga at iba pa, so mabilis na, tsaka kasi itong talong mabilis siyang mabuhay kahit saan mo lang siya itanim, kahit saan mo lang ihagis yung buto niya, pwede siya. So pwede kong tanim siya or gamitin siya sa urban farming na gagawin ko. Second is malunggay, kasi yung malunggay kahit yung sanga lang niya itusok mo lang sa isang part ng lupa or kung saan man, tutubo at tutubo ito. So magkakaroon ng dahon, hindi na kailangan ng ugat. So yun yung dalawang halaman na itatanim ko. So maganda yung karakteristik ng bawat isang halaman na kailangan na pinili ko, na sa tingin ko masusurvive o makakasurvive dun sa urban farming na gagawin ko. Second is, ano nga ba yung karakteristik nun? Siyempre, katulad nga nung sinabi ko, yung malunggay, kahit walang ugat, pwede mong itanim lang sa isang lupa, susuri na agad siya. And also the eggplant, basta maayos yung pagkaalaga mo, makakakuha ka rin ng maayos na ani. And maganda naman to, maganda talaga to ang urban farming, kasi nga hindi naman kinakailangan na may malawak ang lupa kahit sa gilid lang ng bahay mo. Next is, siyempre, saan tayo magtatanim kung wala naman tayong sapat na lupa or wala tayong sapat na taniman na pagtatanim? So pwede tayong kumuha ng mga sako or other recyclable materials na pwedeng pagtanim at kakayanin yung gagawin nating urban farming. So the best way or the best thing that we should use is sako, so or sack. So yung malaking sako, pwede tayo doon magtanim ng, yun nga, tulad ng pwede tayong magtanim ng eggplant, ng malunggay or other na plants like kamatis, sili at iba pa. So bakit doon? Kagandahan kasi sa sako, pwede mo siyang kunyari dito mo muna siya ilalagay, then ililipat mo siya sa isang lugar. So pwede siyang kung saan-saan natin siya ilagay, unlike pag naka-direct sa lupa, mahihirapan tayo. So ano pa ba yung techniques na this kailangan natin na gamitin or apply doon? So yun nga, kagandahan nga ng pag urban farming like sa akin, ginamit natin, pwede natin siyang ilipat kung saan-saan, kung saan may direct sunlight, kung saan may ang ulat, kasi nga ito yung nagbibigay ng sustansya, ito yung nagpapalaki sa mga halaman natin. Hindi tulad ng mismong, kunyari, farming lang, tanim tayo dito, eh hindi pala doon natatapatan ng, or hindi na direct yung sunlight, at hindi rin nauulanan. So, ano mangyayari sa tanim natin? Siyempre, alam naman natin, unlike din sa urban farming na pwede natin siyang ilagay kahit saan, yung maayos na bit-bit natin, maayos na buhat natin, ililipat natin sa kento, para magkaroon siya ng direct sunlight at iba pang mga nutrients na nagpapaganda doon sa halaman natin at nagbibigay sustansya sa mga bunga nito. So I hope na may natutunan kayo sa urban farming na diniscuss ko, at so kita-kits ulit tayo sa next video ko about another style of farming. Thank you.